was me 11 years ago, and it was my first time to ride on an airplane, and I felt really, really excited going to Boracay. Nung una ako nakapunta sa Boracay, I find the beach really amazing because of the white sand. And sobrang firm nung sand, hindi lumulubog yung paa ko. It was my first time to travel that we ride on an airplane, so sobrang memorable nung outing na yon. Then, we came back again in 2014, and ito yung nakita namin. Pero maraming nadismaya sa ilang bahagi ng beach na kulay berde dahil sa makapal na lumot. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Hindi sa malakristal kundi kulay berdeng tubig, lumalangoy. See that greenish part? Ito yung lumot that causes Boracay to shut down 4 years later. But of course, we still enjoyed Boracay kahit na malumot siya nun. For as long as masaya kasama yung family mo, I think kahit saan kayo pumunta, you'll still have fun. Then we tried this ATVs, and now 2019, it's closed. And also we tried parasailing. And it's still open till today. Fast forward 2019, so 2 weeks ago, bumalik kami ng Boracay. And it looks better than 2015. Wala na yung mga green na lumot, so okay na siya paglangoyan ulit. And wala na din yung mga night parties that Boracay is known for. Pero behind that beautiful beach strand, there's something na nagbabother sa akin. Akala ko kasi pagpunta ko ulit ng Boracay, sobrang ayos na ulit siya, sobrang okay na siya. But little do I know, it's still under construction. And it's a major construction. Sobrang dami pang mga lumang hotels, lumang establishments that are being rebuilt. And yung main road nila, it's just halfway done. So sobrang tagal pa nun before siya matapos. Isa pang nag-bother sa akin is, what's the identity of the people of Boracay? Kasi whenever I go to a place, I always seek dun sa culture, sa identity nila as the people of that place. Pero nung pumunta ako ng Boracay, I never felt anything that I could describe them. For example, nung pumunta ako last time sa Bacolod, I find the people of Bacolod na masarap kausap, sobrang malumani nila magsalita, and they love chicken. So, alam mo, may something na nag-strike sa akin na, uy, ito yung mga people of this place. Pero sa Boracay, wala akong naramdaman. Pero, one thing na na-observe ko, and what really impressed, yun yung naging impression sa akin ng Boracay, is that it's like a province of Korea na nasa Pilipinas. Majority or half ata ng population doon are Koreans slash Chinese. I'm not sure pero most probably Koreans yung mga yun. Nothing against them. Sobrang thankful nga ako kasi if wala sila, I think wala yung tourism business ng Boracay. Kaya lang, what really parang kinakatakot ko doon is yung culture nila, yung identity nila as the people of Boracay parang nawawala. So ayun, this is just my opinion. Moving on, let's talk about dun sa mga rules na binago nila sa Boracay. So ito yung napansin kong difference nung 2014 to 2019, yung mga regulations na binago nila. So una ko napansin yung mga construction ng mga establishments from the shore ng Boracay. In-extend nila papalayo dun sa shores ng Boracay. I don't know the specific distance, pero yun nga, mas malayo na yung mga establishments dun sa shore. Then another is madami ng poster ng mga rules and regulations like yung pagtatrow ng trash sa beach na may fine yun, ganun. Then another is meron na silang mga ports na specific na pagdadaungan ng mga tourist. Hindi ka na pwedeng dumiretso dun sa shore ng Boracay from sa mga station nun. Wala na yun. And another is yung mga water activities nila. Nilagay nila dun sa likod ng island ng Boracay. So lahat yon nandun na, magkakasama na sila. So mas okay yun kasi sobrang organized na. Lastly, let me put a conclusion dun sa stay namin sa Boracay. It was still amazing. Wala pa din talagang makakompare ng ibang beach. Yung beach lang talaga, yung white sand ng Boracay, yung water ng Boracay. Wala pa din ibang beach that you could compare it to. If ako tatanungin mo, would I come back again? Oo, pero hindi muna ngayon. I would probably wait until everything, yung mga construction na yun, is tapos na since kakabalik ko pa lang. So yun, it was still worth it, lalo na risky yung pagpunta namin kasi the weather is tagulan na. But swerte lang kami na hindi masyado maulan na pumunta kami. So ayun,
if you like this video, leave a thumbs up and subscribe. I would really appreciate it. See you in the next video. Bye!